Asa matatakutin, extra challenge daw para kay magandang dilag star Rob Gomez ang bumida sa isang horror film. At nagsalita na rin siya kaugnay ng hiwalayan nila ng dating nobya at ang pangungulila sa kanyang mag-ina. Makichika kay Lars Santiago. Labis na pangungulila raw ang nararamdaman ni Rob Gomez dahil mahigit 2 buwan na niyang hindi nakikita ang nobya at anak mula nang umalis ito sa kanila. Hindi raw nawawala ng pag-asa si Rob na maaayos din ang lahat. We're fixing it. We're trying to fix it internally. Keep it away from social media because, Tito Lars, I'm sorry, but we live in a world where anyone can say anything about anyone at any time. So, ayoko na lang din dumagdag dun sa contribution ng ganong klaseng way of thinking. Sa gitna ng pangungulila, nagpapakaabala na lang daw si Rob sa trabaho. Bukod sa hit afternoon prime series na magandang dilag. Natapos na niya ang shooting para sa bagong franchise ng Shake, Rattle and Roll Extreme. First time nga raw gumawa ng horror project ni Rob at sa isang katulad raw niya na sobrang matatakutin, ibang klase ang karanasang ito. Sa gitna kami ng gubat sa gabi ng mga 4 a.m., 3 a.m. so ibang experience so talaga. Nagtatakotan kami dun. Kasi may isang gabi na nagsushoot kami sa parang abandoned school and then may staff po and crew na parang nagpaspas yung story na yung school na pinasushooting yung pala namin is a haunted place na may white lady daw na may sumusulpot sa stage. Eh, nandun po kami sa stage. Kaya naman daw hindi pumapayag si Rob na wala siyang kasama kahit saan siya magpunta sa kanilang set. Hindi ko po kakayanin yata mag-isa kasi matatakot talaga kung papasama ho ako. Sa Ate Emma ko, minsan sa co-actors ko, pero madalas may kasama ho. Nakatakot kasi gabi na tapos wala pang tao, di ba? Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.